Meron kasing espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Merong espiritu na nagtatrabaho para tayo pasamain. Ang isang pagpapasamang ginagawa, yung mawalan tayo ng interes sa buhay na magpasakop tayo sa Diyos. Okay lang na walang Diyos yung iba, but they will realize later na pagkakailangan nila ang tulong ng makapangyarihan sa lahat, ay nasayang nila yung pagkakataon na iwala nila. Gaya nung sinasabi ng Diyos sa 8:24 ng Kawikaan. Pakinggan niyo po. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako inuwi naman. Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo, sabi ng Panginoon. Hindi nyo inibig ang aking saway. Tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang kamay ko, ayaw kayong makinig. Kaya kung merong nangyayaring mga untoward incidents, o mga mali, mga liko na mga bagay sa buhay ng tao, ang tanging kahulugan po niyan ay kawalan ng pagpapasakop sa Diyos. Meron tayong kulang na isa. Parang yung kanta ni James Ingram. Ingram. I think, yung second part ng kanta niya. I gave my all, but I think my all may have been too much, 'cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we got going, and seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Ayon, we haven't got a prayer. Maraming tao nakalimutan na ang Diyos. Kaya magulo ang buhay. Yung kagaya ng kanta na yun. Maganda yung kanta na yun eh. At least meron siyang mention na nangangailangan tayo ng panalangin, pagtitiwala, paghingi ng direksyon sa Diyos sa buhay. Kaya ang buhay niya magulo. Just once, can't we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? What are we doing wrong? Ayun, mali talaga eh. Kasi lahat ng gagawin mo sa buhay, pag wala kang kasamang Diyos, maililigaw ka ni Satanas. Masabi ko sa inyo, kapatid, maaaring kulang po kayo sa pagtitiwala sa Diyos, sa panalangin, o kung meron man kayong iglesia, ay hindi sapat ang naituturo sa inyo